Shout out tayo mga idol sa lahat ng mga Solid Marsai supporter. Shout out kay Idol Marvin Maliveran, Ava Atinder, Amadeo Flores, Sunny Anya TV, Jose Pacificador, Norlin Picatsi, Lady B73 MB, Gerald Anyobo, kay Idol Los Paul, maraming salamat pa rin idol at mag-iingat po kayo. Sa lahat ng ating mga member at patuloy na nagmamahal at nagbigay ng suporta, maraming salamat sa inyo kay Sweet Joy. Shout out din tayo sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga antinggero at albularyo, at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Lumipas pa ang 3 taon, nakaramdam na ng panghihina sa katawan itong si Lulutikoy. 100 taong gulang na ito at medyo hindi na masyadong aktibo sa panggagamot at sa mga paglaban sa mga kampo ng kadiliman. Naisip na ng matanda na maaring ilang taon na lamang ang nalalabi sa kanyang buhay dito sa mundo ng mga tao. Kaya naghanap na ito ng maaaring pumalit sa kanya. Isang tao na malakas ang paniniwala sa Panginoon at desididong ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Ang pagtulong sa kapwa at labanan ang mga kampo ng kadiliman. Hindi pwede kasi ang kanyang apo dahil may bahid na itong kasamaan. May bahid ng kasamaan ang pagkatao nito kahit na tinalikuran na ang mga gawain na masama. Kaya sa araw ng Linggo, papunta na itong si Lulutikoy doon sa kabilang bundok, ang bundok ng Kang Agong. Kasama niya ang kaibigan na si Tatay Titing. Sakay sila ng kabayo at binaybay ang kagubatan ng lugar. May naririnig kasi itong si Lulutikoy na may isang binata ang nakatira sa lugar na ito na interesado sa mga agimat at pag-aaral ng mga dasal, orasyon at mga buhay na salita. Marami na siyang narinig tungkol kay Iman galing sa kanyang mga kaibigan at mga kakilalang mga albularyo at antinggiro. Unti-unting nakikilala na ito sa kanilang lugar dahil sa galing sa panggagamot at ang isang pangyayari na hindi makakalimutan na napatay nito ang isang malakas na barangan sa kanilang lungsod. Isa pa sa dahilan na nagiging interesado itong si Lulutikoy sa binatang si Iman dahil kilala at kaibigan niya ang lolo ng binata na si Tata Pascual. Alam niyang isa ito sa nagtuturo sa binatang si Iman. Nakakasama na niya itong si Tata Pascual sa ilang labanan at kita niya ang kagustuhan itong labanan ang lahat ng mga nag-aaral sa kaliwa. Kaya alam niyang naituro na nito sa apo ang kahalagahan ng kapayapaan ng isla. Makalipas ang mahigit sa 2 oras na paglalakbay nila, tanaw na ng dalawa ang bahay ng binata na nakatayo sa gilid ng pangpang. Napapaligiran ito ng bakod na gawa sa kawayan. Makikita mo din agad sa paligid ang mga tanim na iba't ibang uri ng halaman at prutas, pati na ang mga alaga nilang mga manok at baboy. Ilang sandali pa, pinahinto na ni Tatay Titing ang sinasakyan nilang kabayo sa labas ng bakod. Tinatawag na nito ang kaibigan at ang lula ni Iman na si Lula Kanura. Kakilala at kaibigan din ito ni Tatay Titing. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang paglabas ng isang matanda galing doon sa loob ng kubo at tuwang-tuwa pa nga ito nang makita ang 2 matanda sa labas. Mag-isang taon na din kasi
na hindi nagkikita ang mga ito. Pinatuloy sila agad ni Lula Canora sa loob at nag-uusap habang kumakain ang mga ito ng nilagang kamote. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Lulo Tikoy. Sinabi agad nito ang kanilang pakay at hinahanap itong si Iman. Pero hindi pa sila umabot ng 10 minutong pag-uusap, dumating na ang binatang si Iman. Galing daw ito sa kanilang taniman ng mais, ayon sa sabi nitong si Lula Canora. Napatitig itong si Lulo Tikoy sa binata habang papasok ito sa loob ng kubo. Ramdam agad ng matanda ang lakas ng karga ng binata. Halatang batak din ito sa trabahong bukid dahil nga sa bato-bato nitong pangangatawan. At may katangkaran din ang binata. Mahaba ang mga kulot na buhok. Nang makapasok na ito, napatitig din agad ito sa kanilang dalawa at napangiti. Kilala ni Iman itong si Tatay Titing dahil iilang bisis na nakapunta na ang matandang ito sa kanilang lugar. Pero ang hindi inaasahan ni Lolo Tikoy ay maging siya ay kilala din ng binata. Naalala pa nitong si Iman ang pagmumukha ni Lolo Tikoy nang makita itong kasakasama ng kanyang Lolo Pascual. Ilang sandali pa, sinabi na ni Lolo Tikoy ang kanilang pakay sa pagpunta dito sa bundok ng Kang Agong. Ang pakay nila kay Iman. Nang marinig ito ng binata, hindi ito makapaniwala na siya ang pinili ni Lolo Tikoy. Maraming naghangad na magiging mag-aral kay Lolo Tikoy doon sa isla ng Sikeor. Kilalang kilala itong si Lolo Tikoy at sobrang natutuwa itong si Iman na siya ang pinili nito. Pero may isa pang problema ang binata. Kung sasama ito kay Lolo Tikoy, sino na ang magiging kasama ng kanyang Lula Canora? Pero ang sabi ng matanda, na okay lang siya habang wala itong si Iman. Ang isa pa nitong apo ang isasama niya pansamantala dito sa Bukirin. Pero ang isa sa ipinag-alala ni Iman, may mga kampon kasi ng kadiliman ang laging umaaligid sa kanilang lugar. Dahil ito sa mga ginawa ni Iman na paglaban sa mga masasama, kaya may mga nilalang ang naghihintay lamang ng malingat siya para makapaghiganti. Sabi ni Lolo Tikoy, huwag ka nang mag-alala sa mga bagay na yan, Iman. May mga kaibigan tayo na tagapagpangalaga ng kalikasan at mga engkantong nagbabantay sa kapayapaan ng mga Bukirin. Pwedeng sila na muna pansamantala ang makakasama ng iyong Lula Canora. Matapos ang ilang sandaling pag-uusap, nakapagpasya na si Iman. Sasama na ito kay Lolo Tikoy. Kaya sa hapon na yon, umalis na ang mga ito sa Bukirin ng Kang Agong. Pero naghiwa-hiwalay ng landas sina Lolo Tikoy at Tatay Titing. Itong si Tatay Titing, bumalik ito sa kanilang lugar sa kabugnayan. Habang sina Lolo Tikoy at Iman, papunta ang mga ito sa lugar ng katikugan. Sa lugar kasi na ito, may napapabalitang isang pamilya na may lahi ng mga aswang at may kaalaman din ang mga ito sa pangbabarang at panlalason. May iilan na din ang lumapit kay Lolo Tikoy para magpagamot at para labanan ang mga aswang na ito. Sa isip ng matanda, ito na ang tamang pagkakataon. Ito na ang pagkakataon na labanan nila ang mga ito. At sabay naman na matuturuan pa niya itong si Iman
at makita ang kapasidad ng binata. Sa gabing yon, pansamantalang sa bukirin ng Lase, nagpapahinga ang dalawa at nagpasyang bukas na ipagpatuloy ang pagpunta sa lugar ng katikugan. May ibinigay din na isang librita ang matanda kay Iman. At ang bilin ni Lolo Tikoy, pag-aralan niya ang mga orasyon na nakasulat sa maliit na librong ito. Susubukan din na tawagin ni Iman ang mga engkanto ng lugar. Subukan niya ang kanyang mga kaalaman sa orasyon. Magdamag na ginawa ito ni Iman. Napabilib ni Iman itong si Lolo Tikoy dahil sa buong magdamag, kahit minsan hindi humingi ng tulong ang binata sa kanya. Kinabukasan, halata agad ang pagod at ang hapo ng katawan ni Iman. Pero kailangan nilang magpatuloy. Papunta na sila sa bayan ng katikugan. May pinainom na din na langis itong si Lolo Tikoy kay Iman para agad na manumbalik ang lakas ng binata. May taglay na dalawang agimat itong si Iman. Ang agimat ng kambal na ugat ng punong baliti at ang agimat ng kampana. Kaya alam ni Lolo Tikoy na malakas ang karga ng binata. Ang kailangan na lamang niyang gawin, turuan niya ito sa mga orasyon, dasal, mga buhay na salita at kung paano mapaamo ang mga gabay ng kalikasan. Pati na rin ang pakikipag-usap sa mga espiritu at mga diablo. Makalipas ang mahigit sa isang oras, tanaw na nila ang isang bahay na nakatayo sa gilid ng palayan. Ang bahay na ito ay pamamay-ari ni Sinsyo, kakilala ni Lolo Tikoy at isa sa mga lumapit sa matanda at humiling na tulungan sila dahil nga sa mga ginawang pamimisti ng pamilya ng mga aswang sa kanilang lugar. Marami nang naperwisyo ang mga ito at may mga napatay pa. Pagdating nila doon sa kubo, nagulat pa nga itong si Sincho nang makita sina Lolo Tikoy. Ipinakilala agad ito sa kanyang asawa at anak. Makalipas pa ang ilang sandali, pinag-usapan na nila ang tungkol sa pamilya nitong si Pedro, ang napabalitang pamilya ng mga aswang. At hindi lang sa pagiging aswang kinatatakutan ang mga ito, dahil ayon nitong si Sincho, may mga kaalaman din ang mga ito sa Barang at Lason. Ang asawa nitong si Pedro na si Taling at ang tatlong mga anak, iniiwasan at kinatatakutan sa kanilang lugar.